1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingnan natin mga brother kung ano mangyayari. Ini-start na natin yung game. Let's motherfucking go. So we have Kanto Gaming versus Boston Gaming mga brother. So lahat parehas may gaming. So mukhang magandang laban to. Basta may gaming ang team nyo, malakas ka brother, panigurado yan. So first ban for the blue side, my brother, we have here Hanzo. Yan. First ban for the red side would be the Esmeralda. So marami na naman ang na-open dyan sa mga yun, mga brother. Tignan natin. Pango number 1. Tangina, puro pango. Oh. Puta, grabe oh. Grabe, tangina. Puro pango yung... Second ban for the blue side, mga brother, is the Claude. So, hindi nila take yung Claude kahit sila yung first pick, mga brother. For the red side, tingnan natin kung anong ban nila. They ban Uranus, mga brother. So, they ban off laners agad, mga brother. So, ayaw nila na manguulol sa mga side lanes sila. Thus, open ang Tamus, Xborg, then we have Chow, and then Johed, no? Which are the meta off laners, mga brother. Yung pang mga open to. So we still have the Hylos, open pa rin ang Hylos. We still have the Valier. For the core, mga brother, we still have the Link and then the Carry. So they went for the Gacha first. So they went a pick of draft, mga brother. This is a pick of draft. Ilang game pa next, brother? One game na lang after nito, mga brother. So yan, sinecure na ng red side ang combination, deadly combination. Which are the Hylos and the Valier, mga brothers. Masakit yan ha. Kimi, masakit din yan, mga brother. Pero, versus the Valier na grabe mang micro ng skill, masasaktan din yan si Kimi, mga brother. So, they went for the Kufra. They want a crowd control setup habang yung sa red side, mga brother, would be a sustained setup dahil sa Hylos. So, tingnan natin. I'm going for an offlaner. Dapat ikunin na nila yung Tamus or... Oh, they went for Zask. Offlaner Zask ang ginawa ng red ng Kanto Gaming, mga brother. So, Zask, kanina pa sila nag-Zask, ha? Sila din yung nag-Zask kanina. So, gusto nila ng control pagdating sa lanes. Gusto nila ng push type din, mga brother. So, they ban Tamos, offlaner. Then, may open pa naman tayong Xborg, mga brother. Kaya-kaya pa yan. Pag naban yung Xborg, we still have the Cho and then the Johed. So, marami pang possibilities. Thus, wala pang core ang Kanto Gaming, mga brothers. So, good luck sa atin. Tignan natin, men, kung ano mangyayari. Hayabusa has been banned kasi na-observe nila. Ito yung nag-haya pick kanina, yung Kanto Gaming. Ito yung setup nila. So, still have Link, mga brother. Link pick off pagdating Silvana pick for the red side, mga brother. Laso niyang Silvana na yung mga brother. Once na mahuli ka ng SS niyan, sa pool talaga sa mukha, hindi ka makalabas. Unless merong Purify. Pero sa crowd control, lamang na lamang dito ang blue side. Depende na lang sa magiging pick nila sa side lanes. We still have Popol and Kupal. And we still have Xborg, mga brother. We still have Cho. We still have Johed. Marami pang offlaners na available. So, makakapag-pick off sila dyan, depende sa mangyari. So, they went for the Guinevere, mga brother. Guinevere and Xborg for the blue side. So, meron tayong... Uy, Hanabi? Seryoso? Tingin ko Kari sa ganyan. Kari setup. Pero kung ako, mahirapan din kasi Link dito, mga brother. No? Sa ganyan setup dahil sa dami ng crowd control. Pero Hanabi will be off. Oh, Bruno. Yan. Pakita sila ng Bruno. So, it's either Bruno or Kari, mga brother. Shout out sa brother Jericho Sullivan, what's up brother? So they went for the Bruno, mga brother. Ayan. So pag makikita mo yung setup ng both teams, pagdating sa pick off, meron still for the blue side, lamang na lamang sila dahil sa crowd control. We have CC from the Guinevere, we have crowd control from the Kufra, and then Kaja for the pick off, mga brother. Well protected ang Kimi dito dahil sa export din. Na lasting capability. Whereas, itong kabila naman, mga brother, is sustained. Sustained
clash. Masakit sa clash yung mga brother niya kasi dahil sa Hylos and Bali. Whereas, pwedeng ma-free hit dito ang Bruno unless unahin ng Kimi ang glowing one, mga brother. So, yan. So, now, mga brother, for the blue side, we have Klong Klong. For the Kimi Veer, Fire Bree, 15 for the Kufra. Manilin Never for the Kaja. Pango for the export. Sikat si Pango. Si brother, no worries, mate, for Kimi. Then, for the red side, for the team Kanto Gaming would be ano putang ina for the Silvana, Killer Drag for Bruno, Bungao for the Hylos, Zerex for the Zaz, and Kyabien for the Valier. Now we are heading for the Land of Dawn, mga brother. Tignan natin kung anong maging early rotation nila. I'm guessing this is a buff take muna sa kanila. Dapat mag-buff muna sila. Huwag sila maging bait dahil merong Hylos ang kalaban. So dapat aggressive gameplay dito. Dapat aggressive gameplay will come from the Kimi, mga brother. So I'm guessing this is an invade, mga brother, for the red side. Huwag na sila mag-assist masyado. Kung ako sa kanila, magka-counter invade na lang ako dahil masakit ang Hylos dito, mga brother. Ito, nakaabang ang dalawa dito, mga brother. We still have Kaja. So they will take off first the Wanderer just to ensure sa clash na meron silang heal. Huwag na sila lumaban dyan dahil sobrang lugi sila dahil sa Zask. Tapos yung revitalize ng Hylos, dapat ang ginawa nila is nag-counter invade sila. Kahit pumunta dyan si X-Borg, wala nang magagawa si X-Borg dyan, mga brother. So they took the blue buff from the blue side. Ngayon pa lang sila magka-counter invade. Hindi nila kakayanin yan. Kunin na lang nila yung Wanderer dito dapat. Habang naman dito, maganda rin yung ginagawa dito ni Kiniver. She is now sustaining the lane, mga brother. Dapat mag-tory na lang siya na mag-tory dito. Kung ako naman kay Zaz, dapat pumunta na siya sa lane. Good thing for the Zaz. Pinunta niya na lang lane dahil mahirap na mabasagan ng turret sa early game pa lang, mga brother. Mahirap yun. Na dapat si Zaz ang gagawa niya. Now, crabs are up for take, mga brother. Sinecure ang smaller crab dito ni X-Borg, mga brother. Habang si Silvana, tamang damage lang. Sinecure na dito ang crab for the bottom lane ng blue side. Tamang dive naman dito si Guinevere. Patay dito ang ako po. Early take for the Zaz, mga brother. Pwede nilang i-push to, mga brother. Cat lane din push. Pwede yan, mga brother. Kaso hindi na nila ginawa. Pumunta sila ng mid lane. Hindi nakapag-counter gank dito ang Kanto Gaming. So maganda rin. Maganda ang ginawa ng since na-invade yung blue nila, mga brother. Kuha sila ng objective sa other lane, which is pang pick off sa Zaz. So maganda ang ginawa. Tamang farm naman dito si Silvana. Meron pang crab sa top lane. Naku po, dapat kulang sa objective dito ang Kanto Gaming, mga brother. Ha? Kulang na kulang sa objective dito. Ha? Dapat in-ensure nila na kinuha nila yung crab sa top. Tapos pwede rin silang nag-gank doon, counter-gank. Kaso hindi na nila ginawa. Habang tumatagal, sumasakit din ang Kimi, mga brother. So tamang poke lang dito coming from the Bruno. Medyo napalibutan na dito ang Guinevere. Tama talon lang, mga brother. Dapat tumanod na siya dito, mga brother. Out na siya dyan. Huwag na siya mag-stay. Kawawa siya dyan, mga brother. Tama, sipa lang. Pick off coming from the red side na pick off nila ang Guinevere. Whereas ito naman nagka-counter objective naman ang blue side na nagtitake, nagbabawas ng ating mid lane turret, mga brother. Natake na ang turret ng bottom tier turret dito ng blue side. So parehas na sila, mga brother. Hindi pa lamang na ngayon sa tore ang sa map control ang red side, mga brother. So natake na rin ng blue ng Kimi. Okay na. So they are going for the possibly a turtle take. Wala ditong may red tree, mga brother. So ang may malaking ang high chance possibility na makapag-take dito is ang export, mga brother. Dapat si export i-reserve niya dito ang kanyang ultimate, mga brother. Ultimate na siya na sana doon, mga brother. Kaso pinili niya na lang hindi mamatay, mga brother. So yan, we have here Guinevere versus Zaz sa bot lane, still sustaining the lane. Magbabalak ata mag-gank dito. Tamang buff lang, mga brother. So let's check muna, mga brother, ang ating items since passive pa naman. We have Raptor Machete and then Mana Boots, tawag dito, Magic Damage Boots for the Kimi, mga brother. This is a hybrid build kasi nakita nyo naman yun, jungle emblem siya. Hybrid build yan, mga brother. Yung ganyang emblem, malakas sa turret damage and then objectives such as Turtles and Lords. Yan. Doon maganda yan, mga brother. So objective time ang setup dito ng blue side.
which is dapat gawin nila mga brother Bruno. Wala na, nahuli dito ang Silvana. Ang ganda ng pasok doon ng Kubra mga brother. Sising-sisi, crowd na crowd, control na control, pasok na pasok sa banga. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Nakita ko naka-espada na kagad doon si ano ah. Pinronta naman to ni Hyros dito, pero parang mababasag na ata. Hindi na, na-sustain dito ng red side yung karan. Pumasok! Ang ganda na pasok na Kubra, kaso hindi niya binanto. Mali! Putang ina, sobrang mali mga brother. Hindi niya ineses doon sa may bandang ano, sa may bandang bato mga brother, doon sa wall. Kaso tinulak niya lang pa atras. Yun ang nangyari doon. Pasok naman ang Guinevere dito. Kaya niya bang Silvana? Parang hindi naman brother. Meron pa tayong export dito. Kaso walang pinaga armor ang export dito. Out, mamba out ang Silvana. At survive pa rin dito ang Bruno natin. Wow, nice man ah. Lumalaban ah. Nako, meron pala dito Magna. Diba may sumisegue pala dito, which is the Zaz mga brother. Grabe. Butay na. Objective type pa rin. Ang ganda ng mga objective wise. Lamang pa rin ang lamang dito ang red side mga brother. May tori sila, nakuha rin sila turtle. Ini-invade ngayon ng blue side kasi hindi nila nakuha. Pasok dito ang Silvana. Tamang SS lang. Pumasok ang nakupo. Mali na naman ang SS dito ng ating Kubra mga brother. Dapat dun sa bato niya tinitira ng SS. Kaso palayo lagi, paatrasan lagi. Kaya parang wala lang, parang hangin lang. Walang crowd control lang nangyayari. Pumasok dito ang Guinevere. Ang ganda na pasok ng Guinevere. Kaso namatay rin siya. Patay dito ang Kimi panigurado dahil may Zaz. Tapos normal coming from the Bruno. Wala rin. Buti nakatakas men. Nice move coming from the blue side. Kaso nga lang, lamang pa rin sa clash na yon ang ating Kanto Gaming. Kasi direkta sila sa ating turtle. So lamang na lamang doon sa clash. Mali yung ginawa ng Kubra doon for me mga brother. Sayang, dapat ginawa niya. Ini-stack niya doon sa bato. Basta ang SS niya sana doon sa bato, okay na okay yun mga brother. Kaso hindi nangyayari. Yun ang masakit doon mga brother. Ouchie yun. Fucking shit. Segway naman dito si Silvana. Tingin ko matitake niya na ang top tier turret. Then yung bottom lane naman, na secure naman ang blue side. So lamang pa rin dito, pagdating sa objectives, sa turrets, ang ating red side. And in terms of gold mga brother, lamang ng almost 1 to 2,000 ang ating Kanto Gaming. Oh, ang ganda ng flicker ng gadget doon. Kaso nga lang, putang ina, masyadong ganda ng awareness doon ha. Masyadong witty, quickie ang ating Valir mga brother. Nakita niya nag-flicker si Kaja. Ang ganda ng skill niya agad ni Kaja doon. Aware na aware siya. Inaabangan niya lang ata talaga yun eh. Now, we have a 4-man in the middle. 4-man mid. We have a 5-man mid na tayo mga brother. Tingnan natin, titake pa nila to. Glorious pathway for the Hylos. Hindi nila patitake to kasi wala nang minion wave. Walang mangyayari mga brother. Tama tulak dito kay Valir for the second skill. Ang sakit nung Zaz. Puta, grabe yung alaga mga brother. Zaz takes Kubra mga brother. Grabe yung poke ng Zaz doon. Grabe yung alaga na yun. Kupal na kupal men. Parang 6v5 ata yung laban ito mga brother eh. Samon. Ang sakit sa ulo. They need the Guinevere here. Kailangan nila yung Guinevere. Kailangan nila ng miraculous second skill from Guinevere mga brother. Tamang huli lang. Na-invade ng blue buff. Na-take pang mid lane. Sobrang lamang na dito sa laban na to mga brother. Ang ating Kanto Gaming. Kanto Boyz. Ang sakit ng Silvana na rin mga brother. Naku po. Now let us check mga brother. Ano na bang item? Kaya pala, naka-glowing one na dito ang ating Silvana mga brother. Kaya masakit na yan. Oops, tamang pronta dito ang ating Hyros. Tingnan natin, masustain niya ba? Pero masyado malalim yung brother, wala siya magagawa dyan. Tamang objective ban din ang ating Bruno. Tamang slide, nasita ng ating Guinevere. Kaya ba? X-Boy pumasok, kaso malalim. May immortality na matay ang ating Guinevere. Pumasok ang X-Boy ulit. Wala, men. Patay na yan, men. Wala nang SS ang X-Boy. Patay rin ang X-Boy panigurado. Isang sipa mula kay Bruno, mga brother. Grabe yung bola na yun. Naiwan naman dito si Kubra, mga brother. Kaya ba rin kaya to? Tama namang objective dito. Sumisegue. Tahimik lang. Hindi nagchat-chat. Walang kahit na ano, mga brother. Kaso masyado siya malalim dito. Maiipit siya, mga brother. Kung sa kanya, TP na, mga brother. I-TP mo na yan. Ipit na dito ang Kimi. Nandito pa ang Zaz. Nandito pa ang Valir. Anong gagawin mo, brother? Ipit na ipit ka na. Ang ganda. Ay, sayang. Hindi siya nakita doon. Okay. Ang ganda naman noon. Na-take pa yung Valir doon, mga brother. Ang sakit na rin. Kasi naka-BOD dito ang Kimi natin, mga brother. Next item ng Kimi, for sure, is the glowing one. Hindi ko mag-gets yung unang build ni Hylos dito, mga brother, which is the Twilight Armor. Hindi ko alam
depende to. Tapos nag-mana buff siya siguro para sa second skill niya. Pero di ko ma... Ang daming pwede mong item na unahin. Kasi, di ba? Ang daming pwedeng item. Pwedeng Athena, Immortality, Oracle. Ang daming pwedeng item. Pero, in terms of kay Bruno, mga brother. Bruno now has Scarlet Phantom and then Endless Battle, mga brother. So, ito, ipit dito ang ano... Ang export, mga brother, delikado yan. Huwag siya masyado maasin. Pwede, ang ganda ng hatak doon ni Gadja, mga brother. Kaso nga lang, Silvana, nag-SS. Pasok ang export. Wala na magawa dito. Guinevere tumalumpa. Nasiba, wala na rin nagawa. Naiwan dito ang Kimi. Kawawang-kawawa. Purify palayo. Kaso may Siba pa rin. Take off. Na-pick off dito ang Kimi. Natitira na lang ang ating export, mga brother. Kaya pa ba? Kaso hindi na mabubush ang middle. Meron dito ang layo pa ng creep wave, mga brother. Ang layo pa ng creep wave, mga brother. Ang layo pa ng creep wave. We, 10 seconds before the Lord. Kayang-kaya ito i-take ng ating Kanto Kimi. Naku po. Ang pangit na naging clash, mga brother. Dapat, inayaan na lang mag-check na lang ng push. Ayan na lang mag-check ng mga possible position ng Kanto Gaming is si brother Kufra, mga brother. And then sana always reserve the divine judgment for Bruno, mga brother. For me, bibigay na nila itong first lord, mga brother. First lord pa lang naman ito kesa naman makipag-clash pa sila dahil egol sila dyan, mga brother. Egol sila dyan. Always reserve the divine judgment for Bruno, mga brother. Clicker and divine judgment, i-reserve mo yan sa Bruno. Dahil pag na-pick off mo Bruno, kayang-kaya mo yan. Yun nga lang, always remember na meron silang Silvana. Silvana is very deadly, mga brother. Lalo pag natalunan ka, masakit yan. Kimi, hindi pa umatras. Umatras ka na dyan, brother. Masyado kang delikado. No blue Kimi, masakit din. Masakit din for Kimi dahil wala eh. Wala siyang blue man. Saglit lang mawawala. Yung first kill niya, saglit lang din. Pero since may BOD siya, so okay lang din. Madali lang yan. Lord take. Kaso nga lang, ang ginawa ng... Hindi maganda ang ginawa... Op! Bababasag pa ata nila ang mid lane. Pero hindi maganda ang ginawa ng Kanto Gaming doon, mga brother. Dahil hindi nila in-insure ang side lanes. Na dapat in-insure nila. Pero ito maganda, since walang nagbabantay, matitake ng Silvana ngayon ang bottom turret. Ngayon, open na. Hindi pa naman open, pero puro third tower na lang natitira dito for the side of Boston Gaming, mga brother. Kaya pa nila ito i-sustain since may export sila. So we have here, tingnan natin, tamang siga lang to si Hylos natin, mga brother. Tamang first kill lang din dito, alaga, for Zaz. Ang lakas mang gago niya, mga brother. So hindi pa naman, walang tilted dito, mga brother, ha. Walang tilted dito, mga brother, kasi ayon sa ating graph, mga brother, makita nyo, sobrang lamang dito. Medyo lumamang ng onti yung blue nung una, then lahat na napunta doon sa ating red side, which is the Kanto Gaming team. Isang magandang second skill lang coming from Guinevere, mga brother, think ko it will change the game. Pero dapat mahuli, maganda mahuli din nila itong Zaz as early as possible para hindi na, kasi masakit yung SS niya habang nasa clashes. So now, nahuli ng Kaja ang Silvana, mga brother. Nice one. Nice pick off coming from Kaja, mga brother. Pasok naman ang export dito. Nag-SS ang export. Take ang Valir, mga brother. Pero meron, ito ang tinatawag natin yung alaga na ng Zaz, mga brother. Masyadong masakit yan. Tama, natanggal pang immortality dito ng Zaz dahil sa SS niya. So, tamang mambaot lang, mga brother. Pero dapat i-take pa rin nila yung map control kahit naubusan sila. That is a 2-for-1 trade in favor of Kanto Gaming, mga brother. Okay yun. Ang ganda ng hatak ni Kaja doon. Biglaan. Tinignan nila yung Silvana since nandiyan na malapit pa sa tore, ang ganda ng ginawa. Pero masyado malalim itong Hylos natin, wag niya na siya pumeso-peso dyan. Dapat medyo distansya lang siya dahil wala siyang takas dyan. Kapag nahuli ha. Goods. So far, pinipilit bumawi dito ng ating blue side, which is the Kanto Boston Gaming, mga brother. Item check tayo, mga brother. Glowing Wand and then Holy Crystal for the Kimi. Masakit-sakit na yan, brother. Masakit-sakit na yan. Ewan ko lang kung mag-Ice Queen Wand pa to, pero wala siyang blue, yun ang masakit dyan. Whereas Bruno, ewan ko bakit siya nag-Wind of Nature dahil hindi niya na kailangan mag-Wind of Nature, mga brother. Dahil magic build ito si Kimi. So wala lang silbi ang Wind of Nature dyan, brother. Sayang ang iyong item build. Ang ganda na pasok ng Cobra doon, mga brother. Ayan na naman yung turak gaming niya, mga brother. Nice one. Nice pick off. Nice SS coming from Kimi. Kaso alis ka na dyan. Maiipit ka dyan, brother. Tanggalin natin yung item. Putang inang yan. Ayan na. SS dito si Zaz. Naipit na naman ng Kimi. Saan pupunta ang Kimi dito? Lord's Pathway coming from Hylos. Pasok naman ang export. Tamang SS lang. Zaz naipit na sa labanan. Yung Bruno free hit lang, mga brother.
Na-free hit ang Bruno, mga brother. Tamang flicker out coming from X-Board. Kimi, ligtas pa. Universe, sumisegue, mga brother. Nice. That is a 2-4-2 trade. Pareha sila, mga brother, nakatake. Tamang, kailangan makuha niya na itong blue. Dahil pag hindi niya nakuha itong blue, ang lalim masyado ni Kimi, mga brother. Sayang. Alam ko, kailangan mo ng blue, pero hindi mo kailangan i-dive yung sarili mo ng ganun, mga brother. Ama, sumisegue si Kimi. Nice take din sa bottom tier turret. Pero, buti malayo na yung mid lane grips, mga brother. Dahil kung hindi malayo yung mid lane grips, kaya-kaya nila i-take to. Kung okay, ano? So, there. Now, the red side, the Kanto Gaming team is planning to go for the Lord. Since patayan lahat. Now, mababasag pa atang mid lane ng grips ng mga brother. So, now, wala na laban dito ang blue side to contest the Lord, mga brother. Ibigay na lang nila yan. Just end defend. Kasi, ewan ko mga brother, ha? Kasi, I don't understand kung anong build na ginawa dito ng ating... Ayun, nagbago na siya. So, naintindihan niya na ang situation. Nanonood ka ba, brother? Tama na. So, tama na. Tinanggal niya na ang... kasi kanina naka-wind of nature ang ating Bruno, mga brother. Ngayon, binago niya na, mga brother. Binago niya na, mga brother. Ito, may plus... May... Nakalimutan kong tawag dito. May physical penetration yan plus additional damage sa turrets. So yan, binago niya na mga brother. Dahil kanina, kung naka-wind of nature siya, walang sin yun. Dahil puro mage, dahil naka-mage build ng Kimi, mage din naman tong Guinevere. So wala siyang paggagamitin ng ito, brother. So now, we have the Lord in the mid lane, mga brother. Tingin ko madedep naman to ng Boston Gaming, mga brother. Dahil masakit din ang Kimi. Tapos may export din sila, mga brother. Just, magandang hatak lang. Grabe yung damage ng Kimi, mga brother. Magandang hatak lang from Kaja, mga brother. Magbabago ang game na to, mga brother. Believe me. Isang magandang hatak lang. Pero grabe yung poke ng Zaz, mga brother. Grabe naman yung poke. Sayang yung S ng Zaz dito. Hindi nagamit mabuti. Nag-tower dive ang alaga ng Zaz dito, mga wala lang. Wala lang nangyari, mga brother. Meron pa tayong top lane, ha? Meron pa tayong open na top lane na pwede nilang i-gate. Kaso kapunta late na sila pupunta doon. Madedef na ng Boston Gaming. Ngayon, minamap control na nila. Binibase control na nila ang team Boston Gaming. So, pumasok dito. Ang ganda na pumasok dito ang Hylos, mga brother. Naku po, masyadong malalim. Meron pa tayong Divine Judgment. Meron pa tayong Divine Judgment. Available pang Divine Judgment from Kaja. Pero wala nag-detect sa top lane. Tamang box out lang. Wala pa rin, mga brother. Where is the Divine Judgment from Kaja? We are waiting for the Divine Judgment from Kaja, mga brother. Dahil that will change the game. Lalo na kung Bruno mahatak mo, brother. Pag Bruno nahatak mo, they can easily engage. Kayang-kaya na nila yung mga brother. Kayang-kaya na nila yung tingin ko, mga brother. Kayang-kaya yung tingin. Then they can go for other objectives such as the threats, mga brother. Goods na goods. G, mga brother. To Boost Gaming. Let's see, mga brother. Ano na nga ba feel? So, Kimi went for the... Ito, this is magic penetration, mga brother. Nakalimutan ko yung mga item ang putang ina niya. Divine Glaive. So, this is Divine Glaive. Now, for the Bruno, mga brother, wala pang bago. So, nag-stack siya dun sa item niya na. Hindi ko alam kung babaguhin niya ba yung raptor machete niya. Pwede, marami pang item. Pwede siya mag-ibang tarif niya dyan para makasustain man lang sa clash. Hindi siya basa-basa makawana ni Coco. Kaya, hindi mo mapapansin yung first kill ng team. So, we have here, ayan. Magka-clash ba? We have your X-Borg. Pinupurso doon ni Sylvana. Sylvana masyado malalim. Ang ganda na pasok ng Guinevere doon. SS-Borg coming from Zaz. Pero wala pa rin. Walang nangyari sa SS ng Zaz. Na-take ang X-Borg. Masyado malalim. Ang lalim din masyado ng ating Kufra. Clear out for Kufra. Ang ganda ng poke na ito. Ang sakit ng Kimi. Mga brother. Tingnan natin. Grabe yung tangina ko. Mga brother. Oh! Ang ganda ng barat doon ng Kimi. Nice prediction coming from Kimi sa SS niya, mga brother. Naku po, Kimi mo may racket! Gina G, mga brother, ang ganda nun. Pwede nila ito i-direction. Pwede nila ipulihin yan, mga brother. Kaya-kaya na nila lunch attack na dapat. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Dapat dire-direction na, mga brother. Kaso, yun nga lang. Pinagpahinga nila, man. Pinag-regroup pa nila. So, wala na, man. Since may SS pang kaya, kaya-kaya sana nila yung mga brother. So, we have here. Masakit na rin ang build ng Valera. Tangina, sakit na rin yan, man. Sobrang sakit na rin. Di ko lang alam yung Twilight Armor kung para saan, brother. Hindi ko alam. Kasi ano yan eh, anti-crit yan, mga brother. So, hindi ko alam sino mag-crit dito. Diba? So, pwede niyang baguhin yung mga brother. Pwede siya mag-immortality na lang dyan. Very useful pang ang ating immortality. Ang ganda ng huli doon ng Guinevere, mga brother. Sobrang solid. Gina G? Putang ina. So now, the Lord is up for grabs, mga brother.
We have Bruno here taking the red buff, mga brother. Wala pa pong blue buff, pero nag-guess sa Kimi. Ang sakit ng poke ng ating Kiming Lord's Pathway para lang makatakas. Walang-wala na. Nakaapang dito ang ating Sylvanas. So, delikado. Masama ang palak na ito, mga brother. Lalo na dapat mag-ingat ng ating Kimi. Si Kimi, pag natalo na niya, kawawa yan, mga brother. So, well protected dito ang Bruno habang nagtitake ng blue. Kaso nag-reset yung bumping sa sobrang takot niya ata, mga brother. Top lane, nagpo-push ang ating creeps, mga brother. So, ayan, magandang panatan to. Item check. Item check natin, mga brother, yan. Almost lock item na. Lock item na itong Kimi. Pwede niya na lang palitan yung Raptor. Pwede niya ng another magic damage, mga brother. Sobrang sakit na niya. Ramdam na ng kalaban. Whereas, yung Bruno, meron ng immortality. Pero available pa yung Raptor Machete niya. Pwede niya palitan yan. Pinalitan niya. Actually, binenta niya kanina. Binenta niya na naman yung item niya kanina. Nagbenta na naman siya item. Kung sa kanya, palitan niya lang yung Raptor Machete. Balik niya. Palitan niya ng BOD. Or anything, mga brother. Na pandagdag ng damage. Merry S. Tamang S. S is from Sylvana, just to mapa out, mga brother. Open pa rin, tower dive pa rin ba? Kaya na yung tower dive to. Sinalo na ng Umbra, nakatakas pa rin. Ang ganda, nakatake yung Guinevere, nandito ang clash, mga brother. Pero natake pa rin ng S bang export, hindi na naka-S ang export. Tamang sipa lang dito, coming from Bruno. So we have a 2-for-1 trade, 2-for-2 trade. So we have, oh, maganda ang ginagawa dito ng gaming, mga brother. Naku po, dito ata magkakanta, loko-loko na, mga brother. Nangunguna ngayon ang... ngayon medyo pumatay na, pero ang bot lane ng blue side, mga brother, is available. Open na open, mga brother. Ayaw nila pauwiin. Pure sila nila. Ang sakit din yung Valir, mga brother. Tingnan yung item ng Valir, mga brother. Masakit din yan. Pero ang ganda ng ginawa ng ating blue side, mga brother. Pero kakatipin na ito. Pinupurso na sila, mga brother. Kung kasama nila, mabaho na sila. Lakad-lakad na lang. Lakad gaming na lang, mga brother. Dahil ayaw nila pauwiin. Dahil yung mga minions nandito na, masyado palalim na palalim ang ating Kimi. Uy, gago, di na siya na dapat umalis na, mga brother. Naku po, sumama lalo ang ating sitwasyon ng ating Kimi. Dahil hindi na nila papawin to. Hindi na nila papawin to. Makaka-uwi pa ata. Safety ang ating Kimi, mga brother. Tingin mo yun? Safe na safe, mga brother. Ngayon naman, they are going for the Lord, mga brother. Medyo mabilis to dahil sa... Pero meron tayong... Pumasok naman dito ngayon ang ating Kupra. Kaso palayo na naman. Ilang beses ang ginagawa ng Kupra, mga brother. Dapat dun sa bato. Huwag dun sa palayo, mga brother. Sinong hatakin mo, mga brother? Hinatak niya yung Hylos. Sayang, wala nang hero-hero lock. Pumasok ang X-Borg. Tama namang tamang essence ang X-Borg. First kill. Pero nandiyan pa rin. Sustain pa rin. Yung Kimi. Nasasaktan pa rin, mga brother. Ang grabe sa ng Kimi, mga brother. Pero mali na naman ang essence ng ating Kupra, mga brother. Always, lagi niyang ini-essence sa hangin. Napaka-importante, mga brother, ng SS mo kay Kupra. Kumapit sa bato, mga brother. Kumapit sa wall. Dahil nandun ang crowd control ng ultimate ni brother Kupra. So, sayang, mga brother, nandun yun. Although, yun na lang yung chance niya. Yun na lang talaga yung way. Pero grabe ang tunaw dito ng ating Kimi, mga brother. Grabe ang tunaw sa Lord. Sobra. Tapos ang top lane, nagpo-push pa. Coming from the blue side. Pero yung bottom lane, maraming creeps, mga brother. So, nagtipot-tipot dito ang mga creeps. Kailangan, all they need, mga brother, is to stay in the lane. Ang tagal ng laban dito, mga brother. We are now in at 22 minutes, mga brother. Ang tagal ng laban. Sustain ang base dito ng blue side, mga brother. Dahil sa export at saka sa damage ng Kimi. Eses sa hangin. Oo, men. Nag-eses sa hangin. Kupra. Yun ang mahirap dun, men. Pag nag-eses ka sa hangin. Alam mo, parang pumalaktak ng wala lang. Kumbaga, hindi pa tapos yung performance, punalakpakan namin. Mali yun, men. Mali yung magpalakpak. So, I hope ma-adjust dito ni Brother Kupra yung kanyang ulti. Kasi importante na yung ulti niya dumidikit sa bato, mga brother. Ngayon, passive laning ulit. Passive death. Gina G. Ang laban na ito, mga brother. 23 minutes in, ayaw magpatalo ng bawat isa. This is a 4,000 peso. Sayang din yan. Pang-inom din yan, mga brother. Ayaw nila. This is a 4,000 peso tournament. Sayang yan. So they will now just wait for the Lord. Sayang, ngayon may blue naman ngayon ang ating blue side, kaso nga lang hindi nila makukuha yan. So Kaja is now delikado. Tapang tagis, mga brother. Kailangan nila tunawin dito yung grapes. Huwag na lang i-open yung third turret. Yun nga lang, mga brother. Ang layo ng export, mga brother. Tapos ang layo din ang game papunta pala. Ewan ko anong ginagawa nila. Kung nagbabasa sila ng comic sa bot lane. Pero dapat rest nila yung top lane. Kulang yun sa communication, mga brother. Communication ang importante, mga brother. Nagkaroon ng miss ko, mga brother. Sayang. Shout out sa brother Tristan Robes Alibay. What's up, brother? Now,
tipon-tipon dito mga brother. Bawal yan, social distancing tayo dyan ha. Pag kayo nahuli, si Sinas lang, si General Sinas lang ang pwede dito mga brother, magtipon-tipon ng ganyan. Siya lang pwede mag-celebrate ng birthday na sama-sama lahat. Walang social distancing. Pero kayo mga normal na Pinoy, mga normal na nanonood mga brother, importante, meron may social distancing. Eto, wala na silang social distancing, sama-sama na lahat, wala na pake kung may encode. Basta to ilang, mapatay natin sila mga brother. Let's go, Boost Gaming. Shout, habang si Silvana, tamang nagko-control ng waves, ng creeps. Nice one mga brother. Map control na dito mga brother. Shout out sa brother, Chic Villegas, what's up brother? Ah, grabe. 24 minutes 8 mga brother. Grabe, ang init pa rin ng labanan. Ang init pa rin ng labanan. Nagkaroon na talaga ng miscommunication mga brother. Na-take ang third tower sa top lane. Sayang na sayang. Sayang na sayang, man. Ngayon wala pa mga brother, full item lock na to mga brother, tama mo, papalit-palit na ng item tong si Bruno mga brother. Ang dami niya ng maling item, sayang lang, di ba? Sayang, ang dami ng maling items ng ating Bruno. Item lock na to mga to men. Item lock na to. Hindi na nila yung Lord just to be safe. Hunter Strike from export mga brother, may sustain din siya na Athena. Gamit versus dito kay St. Magic damage ng ating Silvana and Jazz. Tamang Boost Gaming na si Silvana. Ang ganda ng prediction ni Gary. 8 seconds before the Lord. Nakabang na lahat sa Lord. Ang hirap nito. Kailangan nila matake yung Lord mga brother. Tignan natin kung ano magagawa dito. Oh, makunat ang Lord na to sa gantong game mga brother. Makunat ang Lord dito sa gantong game. Makunat yan mga brother. Ngayon umiikot dito. Umiikot dito. Umiikot dito ang blue side mga brother. Tingnan natin. Export yung pinakamalaking chance. Ewan ko sino inutog doon ni Export mga brother. Ang sakit sa ulo nun. Ba't mo dinamay si Export sa kalalokohan mo brother? Sumisegue naman dito si Silvana. So may threat pa rin ang ang ganda na take doon. Tinake doon ang puto. Sino nahuli? Bruno ang nahuli mga brother. Nice take coming from Kaja. Yun ang hinihintay natin. Ang ganda ng SS. Pasok baba. Sa iba hindi na nakaslide. Ang ganda na bala dito. Zaz, nag-SS dito. Masusustain ba? Hindi na. Natira dito si Hylos. Zaz, yung Silvana nandun na sa botin. Walang pakialam. Okay. Transion dito coming from Zaz. Patay ang Kimi natin mga brother. Sayang na patay ang Kimi. Pero nagdamp pa rin sila. Ginevere. Kompleto pa rin ang Ginevere and Yang mga brother. Post down mga brother dahil natalo sila sa clash. Sabi ni Valir, post muna. Pahinga muna tayo mga brother. Grabe naman. Ganyan ang technique. Post gaming. Taga na labat kinikita no brother, putang ina, mainit yung labanan ha. Teka lang ha, chat ko sila. Grabe yung labanan mga brother, pinost pa oh, pinost sila. that is one technique mga brother. Post gaming, well played kay Kaja. Ang ganda ng pick up ng Kaja doon. Yun ang hinihintay natin. Ang ganda rin ng SS Cobra. Ngayon, hindi na sa hangin mga brother. Binalagbag niya na sa bato. Yun ang hinihintay natin mga brother. Resume na. Ito natin, pinipm ko eh. Pinipm natin yung players mga brother. Teka lang. Teka lang. Mali pa rin na PM ko ang putang ina. Grabe naman yung post gaming na ginawa. Ang ganda. Na-DC si Bruno. Sige, wait lang. No problem, brother. Time is gold, but Rosana is bold. Makapaghintay tayo dyan, mga brother. We are very patient. Pero 5 minutes, mga brother. 5 minutes, mga brother. I-continue ko na to. So, after 5 minutes, okay, we were all right,
namatay yung core. Grabe, ang ganda, ang ganda talaga. Kalma lang mga brother. Yes, kalma lang mga brother. Hintayin natin si brother Bruno. Pero after 5 minutes, i-resume natin yan. Pwede naman sila mag-post kasi 3 times tayo pwede mag-post mga brother. Pero 5 minutes per post. Game na. Wait lang brother Kim. Kasi nag-D0 yung Bruno. So, intindi natin yan kasi pag nangyari din sa inyo, hindi nyo gugustuhin. That is the cycle of life mga brother. They come and they go. Bili ka ng computer. Wait natin mga brother. Shout out brother Yaron Legaspi. What's up brother? Wait lang. Third wheel si Pangong. Grabe naman yung barat kay Pangong. Pero ang ganda. Men, uulitin ko. Napakaganda. Ulitin ko mga brother. Napakaganda. Tangina, napakaganda ng pick off ng Kaja doon. Good shit mga brother. Tangina ang pick off ng Kaja yan. Dahil that is a clutch pick off, clutch divine judgment coming from Kaja. Nahuli niya yung Bruno, nandun pa si Kufra, na SS ni Kufra, nadikit yung mukha sa bato. Ang sakit madikit ng mukha sa bato mga brother. Kaya nung nadikit yung mukha sa bato, rekta pick off na. Kaso nga lang na takedown si Kimi, medyo hindi naging maingat na takedown ng Kimi natin ng ating Zask. Habang si Silvana nandun sa bush, sinusubukan kahit mukha lang siyang walang bake, pero naghihintay lang siya doon mga brother, baka nga naman makasegue pa, diba, habang nagka-clash sa bot lane. So baka magkaroon ng great gaming doon mga brother. One minute resume na natin mga brother. One minute, i-resume na natin mga brother ha. Notify reward, gago ka print. Ang ganda ng laban mga brother. After 5 minutes mga brother, wala na, i-resume na natin to. Oh, ano lang mga brother, relax lang kayo mga brother, na DC. So, i-continue na natin to mga brother, unless ipapapost sila ulit. Kasi 5 minutes lang per post ang laro natin mga brother. So, hindi pwede yung ano natin. Sabihin lang nila na post ulit, pwede yun mga brother. Pero after 5 minutes, napag-usapan naman yan ang game time. Let's go mga brother, tingnan natin anong mangyari. Rumirekta na dito, ang 3 man mga brother, we have export. Then Guinevere and Kufra mga brother, ano bang gagawin? Na-take nila ang mid lane turret. Nahuli naman ng biglang Silvana. Putang ina, magandang comeback ata to. SS from Kufra, pumalakpak sa hangin. Pero nasustain pa rin ng ating Silvana mga brother. Grabe sustain at lifestyle ng Silvana. Commendable ang move ni Silvana doon mga brother. Good shit coming from the red side mga brother. Napakagaling. Tang ina, ang ganda ng bana doon mga brother. Sobrang ganda. So yan na, nakabalik na ata yung Bruno. Good shit, ang ganda na sustain doon na ginawa ng ating brother Silvana. Puta, grabe ka naman brother. Brother, putang yan, di kasi putang yan, ba't naman ganyan pangalan mo? Ba't kaya IGN mo? Now 4v5, wala ang kanilang Guinevere mga brother, pero si Xborg, dapat kay Xborg hindi na siya lumabas sa bush para na lang, para ma-sustain niya, para magkaroon siya ng possibility na ma-stay lang Lord. Pero dito Lord take, bulag pa rin ang side ng blue dahil hindi nila alam ata na nag-lord. Pero dapat alam na nila, masyadong malalim dito ang ating export. Ititake ata nila ang export. Yung Kimi kumukuha ng blue, inuna niya yung blue. Pero yung kalaban, yung kapi niyang export, SS na dapat palayo. Sabay mambaot na. Nice move coming from the from export mga brother. Pero sila, nagmi-mid lane sila. Pinupushan nila yung mid lane mga brother. Lahat nag-TP. Ayaw patipihin to. Ayaw patipihin yung balir mga brother. Nice move. Ah, hindi naka-TP yung balir mga brother. Pero isa lang ang creep wave nila mga brother. Ano lang, ipit nga lang yung balir dito mga brother. I-take na nila itong balir. I-take nyo na yung balir. I-take nyo na yung balir mga brother. Kaso hindi na. Lahat, mamba out lahat, back out lahat mga brother. Wala nang third ang, wala nang base na lang, throne na lang ang meron ng blue side. Habang meron pa tayong bot, pwede lang i-take yan mga brother. Pwede lang i-take yan. Hatakin mo na brother. Pwede lang i-take yan. Shit. So tignan natin mga brother. Nice move SS coming from Xbox mga brother.
barat na, ang ganda na pasok ng Cobra. Nag-SB yung Cobra, men. Hindi naman, napiko pang Hylos ng ating gaming kaso dalawa. Tatlo na ang namatay from the blue side, mga brother. Ang ganda, habang isa lang ang natake sa ating red side, mga brother. Ang sakit. Yan yung Kimi. Naku po, huwag ka maasin, brother Kimi. Masakit yan! Naku po, doon na nagkamali. Habang nandito sa bot lane ng ating sumisegue, grid gaming ka ba, brother? Papa, gusto mo bang maging grid gaming? Tama ba? Tama lang bang gusto mong gawin, brother? Kaso nandyan ang ating tamang SS lang! Kinukuha na! Grid gaming ba ito, mga brother? Nice move coming from... Holy shit! Putang ina, ang ganda! Grid gaming coming from the side of Kanto Gaming. Pinwersa ni Silvana, mga brother. Pinwersa ni Silvana. Fuck shit. Napakaganda ng banatan. All is good in the motherfucking hood, mga brother. Don't panic, is fucking organic. Ang ganda ng ginawa doon ni Silvana. Alam niya kaya na tinipid ni Xborg ang kanyang SS. Ayan ang nangyari, mga brother. Sayang. Pero shit, man. Ang ganda ng laban. This is a good shit.